What's up guys? Magme-maintenance tayo ngayon ng Honda Click 125i. Ito yung ano, yung bagong kulay, yung ano, puti. Ayan. Bali maglilinis tayo ngayon ng CVT. Ito. Bali natanggal ko na yung ano nito, yung crankcase bolt. At ito pala yung mga bolt niyan. Ito yung mga sukat. Ito, dalawang mahaba. Dito yan, sa may gitna nakalagay. Dito. Yan. Tapos itong limang ano, maliliit. Ito. Dito yan, sa may paikot. Tapos itong tatlong ano, maliit. Yan. Dito naman yan, sa may gilid. Yung dito sa may brake cable, tapos dalawa rito sa gilid. Yan. Yan yung mga bolt niya. Tara, baklasin na natin itong crankcase cover tsaka air cleaner. Tanggalin na natin itong ano, air cleaner. Ayan. Tanggalin na natin itong crankcase cover. Ayan. Tanggal na. Ayan, madumi na rin. Ayan, yung bearing niya. Ayan, malami ng lupa. Bali, 1 month pa lang daw itong nagagamit. Ayan, mamaya lilinisin natin yan. Bali dito, ayan, yung drive piece niya, tsaka ito. So may torque drive. Tanggalin na natin. Gamit ko dyan ito. 22mm para dito sa may nut ng drive piece. Tapos 19mm para dito sa may ano, nut ng torque drive. Tanggal na. Dito naman tayo sa may ano, torque drive nut. Tanggal na rin. Pag natanggal nyo na yung nut, pwede nyo na ngayon hilahin itong drive face. Yan, medyo madumi na rin yung ano niya, drive face niya, yan nakita nyo. Yan, may alilinisin natin yan. Ito bushing niya. Pulley. Backplate niya. Medyo madumi na rin. So ito yung mga bola niya. Laglag pa yung isa. Ayan, medyo madumi na yung panggilid niya. Ayan, nakita niyo ba? Dami ng carbon. Tapos ito yung bola, ayan. Ito i-check nyo rin kasi ito nagkakaroon to ng ano, ng kanto. Pagka ganun na yung bola nyo, pwede nyo na siyang palitan. Pero ito naman, hindi pa naman siya masyado. Para makita nyo na kailangan na siyang palitan eh. Ito yung titignan nyo, yung side ng bola na to. Pag sobra na yung kanto dito, mag-i-square na yan. So yun, kailangan palitan mo na kasi ba masira itong ano, yung pulley mo. Ito yung pinaka-pader. Nung minipis to, yung pinaka-pader na to, tsaka ito yung poste nung pulley. Yan. Kaya ano, kaya minsan umiingay yung ano, yung panggilid. Yan, dahil dito, minsan minipis yan. Kailangan minomonitor nyo rin. Pero minsan ito, check nyo rin to yung slider piece pagka maluwag na yan. Oh, nakita nyo nalaglag na. Kasi lumalaki yung clearance nito dito sa pinaka-poste. Kaya umiingay. Yung kanina kinalugo, di ba, rinig na. Yan, mamaya lilinisin natin yan. Yung bell niya. Naglaga na din dumi. Washer. Yung torque drive assembly niya. Ito yung belt. Ito, sinabi ko na to sa una kong video kung paano mag-check ng belt. Yan, bali ano nyo siya. Yan, ibukan nyo ng ganyan.
Pag itong mga ano ilalim, may mga biyak-biyak na malalaki. Yan, palitan nyo na kasi baka maputol yung belt. Tsaka check nyo flexibility. Yan, pag sobrang lambot na nung belt nyo, ayun, palitin na siya. Pero ito hindi pa na masyado eh, nung may laban pa. Yan, ito yung ano niya, yung torque drive niya. Check nyo rin yung lining, ayan. O, makapal pa. Mamaya, lilihain natin yan. Gagaspangin lang natin siya para maganda yung kapit niya sa bell. Ayan guys, bali babaklasin na natin tong ano niya, torque drive assembly. Gamit ko dyan ito yung socket. Size na ito, ayan, kita ba? 3941, pero ang gagamitin natin dyan yung 39. Tignan nyo na lang to yung hole, ano, mas malaki, mas maliit. Ito mas maliit, malamang ito yung 39. Sukat yung ganyan, ayan. Yan, tapos gamit kayo na ito, extension. Tapos gamitan nyo na ito para mabilis matanggal. Tapakan yung ganyan. Kasi may spring yan eh, baka tumalsik. Diba, tanggal na kagad. Yan, may spring siya. Ito yung nut niya. Tandaan nyo kung paano nyo ano, ah, kung paano nyo ikakabit yung nut. May mga sideways kasi ito. Ito tulad na ito, medyo ano siya, parang palubog. Ito naman flat yung ibabaw. So pag ganyan siya nakalagay, yan. Ito yung kanyang center spring. Tapos yung cup. Dumi na din yung ano niya, oh. Torque drive niya. Lilinisin natin yan lahat. Ito madali lang naman tatanggalin yung cup. Yan. Ikutin nyo lang tapos hilahin nyo. Tanggal na. Ito mamaya papalitan natin ng grasa. Eh, kasi siya madumi na, oh. Di pa naman natuyo, may grasa pa naman. Kaya lang madumi na. So i-re-repack na natin yan mamaya. Tanggalin nyo to yung guide pins. Yan, guide pins. Tatlong piraso yan, ingatan nyo ha, na hindi mawala. Pag nawala yan, nako, nganga. Kung natanggal nyo na yung guide pins, pwede nyo na ngayong hilahin yan. Ayan. Kanyang female sheave. Ayan. Kita nyo, makinis pa naman. Kanyang male sheave. Tapos ito, yung kanyang lining. Baklasin din natin. Ito meron siyang ano, meron niyang silak eh, no? Bali gamit lang kayo nito, flat screw. Tapos ukitin nyo lang siya. Yan. Dandaan ninyo kasi tumatalsik yan. Baka mawala. Yan. Dandaan lang. Kabila naman. Tumalsik. Yan, tanggal nyo na yan. Pwede nyo ngayon tanggalin itong backplate. Yan, medyo matigas. Diba? Tanggal na. Clutch plate. Ito, ito umiingay din to sa torque drive. Kasi ito lumuluwag to yung clearance. Ito pinapalitan din to. Check din natin yung kanyang ano, clutch spring, ayan. Bali, gamit tayo na ito.
remover. Kalimutan ko tawag dito. Spring remover. Yan, ganyan ninyo lang siya. Yan, di ba? Anggal na agad, mas mabilis. Pitin nyo lang dito. Tapos buka. Gamit kayo ng ganitong ano, tools para mabilis magtanggal ng ano, clutch spring. Kung magpapalit kayo, ngayon, mas mabilis siya mag-ano, magpalit. Yan. Tanggalin na natin. Baklas ko na lahat ng mga parts niya. Yan, linisin ko muna lahat ng mga parts niya. Tapos mamaya, assemble na natin. Ayan guys, tapos ko nang linisin yung ano niya, mga parts niya. Yan, crank test cover niya, maputi na. Yan yung mga parts niya. Tapos nang linisin. Ito naman yung kanyang ano, crankcase, ayan. Tapos ko na rin linisin. Bali, assemble na natin yung mga pyesa niya para may balik na natin dito sa motor. Yan, assemblein ko muna. Yan guys, unahin natin buuhin tong ano niya, clutch assembly. Ito yung lining niya. Yan. Hindi naman kayo maliligaw sa pagkabit na itong lining. Ayan, kasi may ano yan dito, may awang para dito sa may rubber. Kumbaga, ayan yung pinaka-guide niya. Ayan o. Diba? Kabila naman. Baw nyo lang ng ganun. Tignan nyo tong gilid kung talagang nakaano siya. Kung talagang nakabaon, kailangan di yan nakaawang. Kasi mahirap akong ibalik yung clutch spring. Ito yung clutch spring niya. Balik na natin. Yan, ganyan mo lang. Tapos, gamitan mo na ito. Medyo matigas lang. Yan, ganyan lang din. Kung paano nyo siya binaklas, ganun lang din yung pagbalik. Tandaan nyo nga lang. Balik ko na yung clutch spring. Lagay natin itong plate. Dito sa plate, wala naman itong orientation kung harap likod. Parehas lang yan. Pag ganito naman. Yan, buo na siya. Ito naman buuhin natin. Yung torque drive assembly. Itong male sheave at saka female sheave. Lagyan nyo lang ng ganyan. Tapos, lagyan nyo itong pin. Ito. Guide pins. Pantayin nyo lang. Tapos, lagyan nyo na ang grasa. Ito. Lagyan nyo ng grasa. Huwag madami. Yan, kaunti lang. Kasi mamaya, maglalagay pa tayo ng grasa doon sa may ano, loob ng torque drive. Mamaya, papakita ko sa inyo. E, ganun din yun. Dadami siya pag ano. Kaya, dapat kaunti lang. Para lang maganda yung ikot niya. Yan.
lang. Tapos ito, huwag nyo kalimutan to, yung cup. Dito yan. Yan, diin nyo lang ganyan. Yan. Tapos ito, center spring. Dito sa center spring, wala naman tong orientation eh. Yan, parehas lang yan. Flat lang din yung ano yan. Ibabaw tsaka yung taas. So kahit pagbaliktarin mo paglagay yan, okay lang. Kasi ito yung cup niya. So kabit na natin ito, yung ano niya. Clutch assembly. Medyo matigas. Ayan, gabitan nyo ng paa. Ito pagbalik na ito, ayan. Ito yung medyo umbok. Ito yung flat. Ito yung nasa ilalim. Ayan, naibalik ko na yung ano nut. Balik patulong ako, tigas ng spring eh. Paano masabi? Tara, kita na natin. Mahigpit na mahigpit to yung nut para hindi siya kumalas, pero do-double check pa rin natin. Gagamitan ko na ito, close range na 39, 41 din yung sukat para lang sigurado na hindi siya kakalas. Yan o, sukat na sukat, pokpok niya lang ganyan, iikot pa yan. Pag ganun, tumikwas na, ibig sabihin, sobrang tigas na nung ano. Sobrang higpit na nung whatnot. Okay. Dito naman tayo sa fully drive pace. Ito yung bola niya. Nalinis ko na rin. Bali, ito. Pagkaibasing side to eh. Ito yung walang itim. Ito yung makapal na side. Bali, ang lagay nyo nyan pa ganito. Yan. Kasi ang ikot ng pulley pa ganyan. So dapat nandito yung makapal yung side, kasi nandito yung puwersa para hindi agad maupod yung bola. Sa istaka, ganun yung ano. Ganun yung alam kong orientation. Pero sa mga replacement kasi tulad ng ibang brand, wala nang makapal na side to. So kahit alin yung pagkakalagay nyo doon, alam ko pa pwede. Pero dito pagka-stock kayo, may pader siya dito sa pinaka-gilid. So dito nyo ilagay sa pinaka right side niyan, pag ganyan. Tapos ito yung back plate niya. Yan, ganyan lang. Tara, kabit na natin ito dito sa may ano. Kabit na natin dito sa may crankcase. Bali, eto, lagyan nyo ng grasa. Eto yung makinis lang na part, yung nilalagyan ng bushing. Yan, kaunti lang. Kasi para hindi manikip yung ano, yung pulley. May mga na-encounter ako na ganun, na natutuyuan ng ano, grasa. Yung pulley sumisikip. Ang hirap panggalin. Yung iba, kinakailangan pa ng puller. So, kailangan minomonitor nyo ito kung natutuyuan ng grasa. Ito, yung makinis na part din. Dito sa may drive shop. Yan. Kaunti lang din. Ito yung bushing niya. Paglagay na ito, wala naman ding orientation. Ayan.
parehas na makinis to. Pero yung ibang bushing, yung ibang bushing naman nakita ko, may tatlong thread dito sa loob. Pero ito wala naman. Yan. Sunod na natin tong ano, torque drive. Lagyan nyo muna ng grasa dito sa loob. Ito yung sinasabi ko kanina. Kasi doon din lalabas yan kapag umikot na siya. Kaunti lang din. Ito kailangan na mamonitor nyo din siya. Para hindi matuyo yung ano. Hindi siya matuyuan kasi masisira yung ano na ito. Outer bearing sa loob tsaka yung needle bearing ito. Ayan, yan yung bearing yan. Minsan pagka nasira na yan, yan yung ano, maingay. Lagyan mo ng grasa para hindi matuyuan. Ito yung belt niya. Yan, bali ang orientation nito nung belt, ito, pagka naglagay ka, nakaharap yung Honda Bando sa'yo. Paganyan yan. Yan yan. Huwag kayong magkakamali dito, ah. Hindi ganyan. Kasi pagka paganyan, mapatras yung takbo ng motor nyo. Yan. What? I'm out, man. Dapat ganyan. Harap sa inyo to. Kasi gaganito nyo siya. Palubugin nyo muna sa torque drive kasi pagka nilagay mo yan dun sa may ano, drive base, kailangan hindi siya may ipit. Yan. Ito, yung bell. Lagay mo muna yung bell. Ito pala. Washer pala muna. Yan. Yan, mamaya mo na ikpitan. Kasi kakabit natin tong belt. Ayan. Pag magkakabit kayo nito, ayan. Ayan. Dapat ganyan siya kalayo. Kailangan itong drive base lapat na lapat to dito sa may ano, dito sa may spline. Kailangan hindi siya ipit. Ayan. Kasi pag ipit yan, hirap tumakbo yung motor nyo. Yan, ganyan siya. Tapos ito, spacer. Tapos nut. Yan. Bago nyo higpitan, hand type nyo muna. Yan. Kumbaga kailangan, i-ano nyo muna sa tread. Ipantay nyo muna. Huwag nyo basta-bastang ipapato tapos i-impakin nyo. Pag hindi maayos yung pagkakalagay nyo dun sa may thread, mapupudpud yan. Yan. Tsaka natin higpitan. Tapos 19mm. Mamaya natin ini ano, higpitan na sobra. Yan. Testing natin. Tarag natin. Tapos checkin nyo yung ano, belt. Kung lawlaw ba o sobrang tigas. Yan o. Yan. Pagka ganyan lang yung belt, yan lang yung tamang clearance nyan. Hindi yan sobrang tigas, sakto lang. Yan, okay, balik ko na tong ano, crankcase cover. Tapos yung air filter nya. Yan, tapos testing ulit natin. Ayan guys, tapos na. Naibalik ko na yung air cleaner. Nabalik ko na din yung crankcase cover na. Yun, testing naman natin ulit kung goods. Yan, mandar na siya. Yan.
Okay, goods na yan. Ride safe.